Kaya po, ang titulo ng ating programa sa ngayon ay How to Lower Your Creatinine Levels Naturally. Again, this is Dr. Edwin Bian po para sa programang Perfect Morning. We will try to make it fun for you, pero at the same time, makabuluhan. Ayan, at least meron sana kayong matutunan on how to take care of your kidneys. Alright? At ayon sa ating mga eksperto raw, ang diabetes, ang high blood pressure, at isang kondisyon na kung tawagin ay glomerulonephritis. O that means pamamaga ng kaloob-looban na selula ng ating kidneys o bato, ang isa sa dahilan o pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang creatinine level natin. Ito po ay hindi dapat binabaliwala dahil ang pagtaas ng creatinine level ay maaaring makasira pa lalo ng ating mga organs and may lead to a procedure na kung tawagin ay dialysis. So again, ang ating programa pong ito ay tungkol sa kung papaano natin mapapababa ang ating creatinine level naturally para iwas dialysis. Nasaan nga ba ang kidneys? Marami mga tao nalilito sila eh kung nasaan ang kidney. Yung iba, ang itinuturo nila dito po sa Balacang. Alam niyo po ba yung Balacang? Dito sa may bandang malaitaas ng Puwitan. Ang totoo, wala po doon ang ating kidneys eh. It is higher up. So, with the permission ni Miss Nia, can we show our pictures number 1 and 2? Ayan. Para makita nyo naman, oh, kita nyo na, ang taas. Yan ang kidney na kung hahawakan po ninyo, eh halos nandoon sa ilalim ng ribs. Nandito sa tagiliran. Kaya kaming mga doktor, kapag chinecheck po namin yan, ayan, makikita ninyo. Alam nyo, sinasabi ko sa pasyente, oh, susuntok-suntukin ko, sabihin mo kung masakit ha, yun eh para malaman ko kung ito ay namamaga. Okay, kanina napag-usapan po natin ang tungkol sa urinalysis. Kaya ko unang binanggit yon kasi maraming mga pasyente ang ganito ang kinikwento sa akin. Doktor, wala naman akong problema sa kidney ko dahil maganda naman ang pag-ihi ko. Yan kasi ang sinasabi nila, klarong-klaro, kulay tubig. Ang hindi nila nalalaman na hindi lamang sa ihi nakikita ang problema po sa kidney. Tinitingnan din yon ng mga doktor sa dugo. At kung may papakita natin ang picture number 2, ayan po ha. Ang picture number 2 will show you na napakaganda rin na kinukunan natin ng serum chemistry. O picture number 3, ang susunod naman dyan. Ang picture number 3 will show you na kukunan sila ng serum chemistry which includes yung testing for creatinine. Ayan. Ano nga ba yung creatinine? Ito ay isang uri ng mga toxic substances na ginagawa ng ating katawan dahil sa kanyang metabolismo at dapat ay itinatapon sa pamamagitan ng pag-ihi. Kung hindi ito na itatapon, aakyat ito sa ating dugo. At doon, kapag kinunan tayo, makikita ang level na tumataas siya. And we can see that in picture number 4. Ayan, sa picture number 4 po, makikita nyo na may mga normal levels na tinitingnan ng mga doktor para masabi natin, gumagana bang mabuti ang kidney na ito? Nagfi-filter ba ang kidney na ito? O hindi na maganda ang filtration niya? So 0.6 to 1.2 sa adult males at saka 0.5 to 1.1 sa adult females. Later on, babanggitin ko sa inyo na may mga levels din para sa younger generation pero mas lower ang kanilang values. Okay, now, what if nagpakuha tayo ng dugo at nakita natin na tumataas na ito? May mga mararamdaman nga ba na sintomas ang isang tao kung mataas na ang kanyang creatinine? Well, some yes, some don't. Ito ang mahirap dito. Yung iba, wala naman silang nararamdaman and they are perfectly fine. Kaya akala nila, walang problema. Ngunit, may mga iba naman na nagpapakita ng sintomas na. Let us see picture number 5. Sa picture number 5, iisa-isahin natin na ang creatinine, kung ito'y tumataas na, ba pwede itong umakyat sa ating utak at makaka-apekto ito sa ating isipan. Nagkakaroon tayo ng mental confusion.
Yung mga tao na ang kidneys nila hindi nagfi-filter ng mabuti, makikita nyo ang balat nila parang nangangaliskis. Dahil nga, natutuyot na from dehydration. Nangihina ang mga muscles nila dahil yung kanilang electrolytes. Remember yung sodium, potassium, and chloride na binanggit ko? Hindi na siya balansyado. At konting galaw lang, pagod na pagod sila. At hindi lamang yun, hindi lang muscle lang napapagod, pati ang kanilang mga puso. So, may palpitation, tugudug-tugudug ang puso nila. And if we go to picture number 6, ito ang inirereklamo naman ng maraming pasyente. Hindi na sila halos makatulog at pag nagpunta sa akin, sinasabing, "Dok, kulang sa 2 oras sa isang gabi ang tulog ko for the past 2 or 3 weeks. Nangihina na ako at saka parang magaan na masyado ang utak ko. Paano nga ba ang gagawin natin?" Ayan. So, we have to discuss to these patients na maaaring marami na ginagawa nila ang nagpapataas ng kanilang creatinine. Remember the diseases I mentioned to you kanina? Diabetes, high blood pressure, at glomerulonephritis, and siguro chronic urinary tract infection. Mas makakasira ng kidneys yun. May mga autoimmune diseases gaya ng lupus na maaaring makasira din ang kidney. May mga sobrang pag-inom ng mga gamot na maaari ring makasira ng kidneys. Ngunit may mga ginagawa tayo na hindi natin nakalain, it is there and makes the functions of the kidneys difficult. Tingnan natin ang next picture natin na number 7. Alyan, may mga pagkain na hindi pala maganda sa ating kidneys. Kanina lang, binanggit ko na. Cola drinks, lalong-lalo na kung ito yung mga may kulay na paborito po ninyo. Yung kulay dark, soft drinks, ayan. Yung sobrang pagkain ng karne. Yung araw-araw ba ay gusto mo may karne? Halimbawa, almusal mo, hotdog. Ang iyong tanghalian ay adobo. Sa gabi, magde-date ka, naka-steak kayo. O kaya minsan kakain kayo ng eat all you can na may bacon and Korean beef stew. These are all difficult for the kidneys. Lalong-lalo na kung sasamahan pa natin ito ng sobrang matatamis. Ano nga ba ang dapat nating kinakain kapag tayo ay nasabing mataas na ang ating creatinine? So can we go and show our next slide? Ayan, yung next slide natin will show us number 9. Ano nga ba ang tinatawag na mga renal diet? Ayan, ito po. Nutrition plays a very big role sa ating kalusugan. And if we go to picture number 10, ang tawag po dyan ay renal diet. Okay, ito yung mga pagkain na maganda ang kanyang mineral, ang kanyang electrolyte, at mababa ang kanyang sodium content. Dahil hindi rin maganda na maaalat ang ating kinakain. Do you know na yung mga may kidney problems, minsan maalat na hindi pa rin nila nalalasahan? Okay, so can we remove that picture number 10 at ipapakita natin ano ang pinakamaganda na kanilang kinakain? Ayan, gulay. Sabi nila, ang gulay, kapag ito ay kinain ng mga insekto, mas maganda pa nga dahil hindi siya nababalutan ng kung ano-anong mga, as we call it, preservatibo. Now, ang gagawin natin bago natin sagutin ang maraming ninyong mga katanungan, mag-iisa-isa ako ng mga pagkain na maaaring kainin ng taong tumataas ang kanyang creatinine. Can we go to the different pictures, Miss Nia, starting with our cabbage? Yan. Alam niyo bang ang repolyo o cabbage ay nakakatulong para pagandahin ang functions ng ating kidney? Hindi yung nakikita po ninyo na coleslaw lamang, ha? Kailangan kakainin natin ito na hindi siya masyadong lutong-luto. Kung maaari ay half-cooked lamang. Mababa ito sa potassium, kaya ideal ito sa mga may kidney problems. Number 2, can we go to the next one? Ito yung number 2 natin, after cabbage, berries. Kakaunti lang ang berries dito sa atin eh. Pero maganda na rin kung makakakuha kayo ng strawberry, blueberry, yung mga ganun ba, cranberry, available po yan. Pwede nating gawing juices. Okay? Next natin, ipakita natin ang ating number 3, isda. Kesa puro steak ang kinakain natin,
maganda na kumakain tayo ng mga omega-3 fatty acids sa matatabang isda. Huwag niyong isipin na yung taba na yon ay magkukos ng deposito sa inyong ugat at puso. On the contrary, these are the good cholesterol na napakaganda sa ating puso at sirkulasyon. Ang next natin na pagkain ay ang itlog. Next natin, purong itlog pero yung puti niya. Dahil yung puti niya ay mababa daw sa phosphorus. Ngunit mataas ang kanyang quality ng protina. Kasi yan ang problema po ng may kidney problem. Hindi niya kayang i-digest mabuti o i-filter ang malalaking molecules ng steak and meat protein. So makukuha natin yon sa ating mga egg white. May mga tao na mahilig dito. Kinakain nila ito, isinasahog nila sa kanilang mga ulam. Yung next picture natin will show you, the garlic is very important for our kidneys. Imaginin mo, antioxidant na siya, anti-clotting pa siya. Kasi yun ang problema ng may mga kidney problems o problema ng mga may kidney diseases is that pwedeng magkaroon ng pamamaga ang ugat nila at magkaroon sila ng blood clots. At kung maaari, iwasan natin ang pagpipirito. In fact, mas maganda nga, instead na prito, mga may sabaw ang ating kinakain. At kung gagayahin natin ang mga Italiano, aba, alam niyo bang nagsasawsaw sila ng tinapay? Konti lang naman dito sa olive oil. Pakita natin yan. Ang olive oil ay nakita nilang may anti-inflammatory property rin. Imagine, tinutulungan ang ating kidney stones para mailabas natin. And last but not the least, tingnan natin ang paborito ng iba kapag nagsasalad na sila, yung red bell peppers. Pwede rin green dahil mataas ito sa vitamin A, vitamin C, vitamin B6, but at the same time, sa pagpigil nito, sa pagtubo ng mga tumor sa ating katawan, aba, tinutulungan din niya ang functions ng ating kidneys. Anong gagawin natin kapag naipon na natin ang mga gulay-gulay na yon? Lulutuin ba? Alam nyo, I'll give you a formula. Binibigay ko to bilang payo sa mga pasyente natin na nagtatanong, Dok, anong pwede kong kainin? Sinasabi ko, try juicing. Pakita natin ang picture na yan tungkol sa juicing for the kidneys. Ang ganda! It will clean your kidneys. Hindi siya toxic sa ating kidneys. You don't add sugar to it. As it is, itong mga gulay na ito, pag hahalu-haluin natin, ibe-blender natin o kung may juicer tayo, and we can take 1 glass per day. Ang ganda niyan to clean out mga toxin in our kidney. And the last juice na ipapakita natin, aba, kulay pula. Recipe natin ito for liver and kidney functions. Para maganda, hinahaluan po ito ng beets. Alam niyo ba yung red beets? Nabibili po ito sa mga grocery. Ito ay parang singkamas, pero kulay pula siya. Babalatan niyo siya, lalagyan niyo ng konting cucumber, lalagyan niyo ng konting apple, lalagyan niyo ng konting lemon, lalagyan niyo ng konting luya. Walang asukal akong binanggit, ha? And then yung red beets ang magpapatamis na sa juice na ito. Ibe-blender o juicer nyo at napakasarap ng lasa. If you take this once a day, 1 glass daily, it will cleanse your kidney and make you healthier. Yan ang habol natin. Hindi lamang yung mga kung ano ang mga bawal. Kasi ang doktor, kapag sinabi sa inyo ano ang mga bawal, ang next question ninyo, ano ang pwede? At nakita nyo naman, those are the things na pwede po sa inyo to help manage your kidneys better.